Mình đang làm hiện tại vô. Mahapagin namin amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Nahabagka po sa amin nang kami ay mahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang Panginoong Jesus ang tumanggap ng kahatulan at sumpa na dapat para sa amin at hinugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng pagdanak ng mahalagang dugo ng Panginoon at ginawa kaming mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pagliligtas sa aming mga kaluluwa nang wala kaming anumang ginawa. Kaya nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyayang ito na nagbigay sa amin ng malwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Sa mga oras na ito, kami na pinagkaisa sa pamagitan ng dugo ng Panginoon ay nagkatipon-tipon sa harapan ng Panginoon at sinasamba ang salita. Dahil sa COVID-19 virus, hindi namin magawang magkatipon upang pag-aralan ng iyong salita, ngunit pakiusap, samahan mo po ang bawat brothers at sisters na nakikinig ng iyong salita online sa kani-kanilang lugar at tulungan mo silang maunawaan ang iyong salita at banal na kalooban sa pamagitan ng iyong masaganang biyaya. Gayun din po sa lahat ng mga churches sa Korea at lahat ng mga churches sa buong mundo, salamat po Panginoon sa pagliligtas mo sa amin sa katapusan ng panahon at sa pagsasakatuparan ng banal na kasaysayan ng Diyos sa pamagitan namin. Sa gitna ng mga kahirapan ng nakaraang taon, ang Panginoon ang promotekta at tumulong sa amin. Panginoon na nagpahintulot sa amin na magkaroon ng panibagong taon na mabuhay sa natitirang panahon ng aming buhay. Umaasa po kami sa iyong awa at kapangyarihan. Ang aming kaluluwa, ang aming buhay, ang aming katawan at lahat ng oras na nasa amin ay pagmamay-ari mo, Panginoon. Pakiusap, ipahintulot mo po ang karunungan at katapatan at gabayan ang aming buhay upang hindi namin masayang ang napakahalagang panahon na ipinagkaloob mo sa amin sa mga walang kabuluhan na bagay sa katapusan nitong panahon. Pagkalooban mo po kami ng karunungan upang malaman ang banal na kalooban ng Diyos at bigyan kami ng katapangan at kapangyarihan upang mabuhay bilang karapat-dapat na anak ng Diyos. Sa gayon ay magkaroon kami ng makatwirang pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Samahan at tulungan mo po nawa kaming maipamuhay ang natitira naming buhay para sa banal na kalooban at kaluwalhatian ng Diyos para sa Ebanghelyo ng Panginoon. Pakiusap, pagalingin mo po ang mga may sakit sa lalong madaling panahon. Hawakan at ipahintulot mo din po nawa ang nararapat na biyaya sa mga nanghihina at sa mga nasa pagsubok upang walang sino man ang matisod. Panginoon, pakiusap, ituro mo po ang salita sa aming na kailangan at ang iyong banal na kalooban ayon sa panahon at ituro sa amin kung ano ang nararapat naming gawin. Masunod na po namin ang salita at ibigay po sa amin at gabayan kami na mabuhay sa natitirang buhay ng may karunungan. Ipinagkakatiwala at dinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po, buksan natin sa ating mga Biblia. Tingnan natin. Babasahin ko po ang Ebanghelyo ayon kay Marcos. Ebanghelyo ayon kay Marcos, chapter 16, verse 15. Marcos, chapter 16, verse 15 hanggang 16. Marcos, chapter 16, verse 15 at 16. At sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan." At isa pa po, sa Mga Gawa, chapter 1, verse 8. Mga Gawa, chapter 1, verse 8.
Mga Gawa chapter 1 verse 8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Babatiin ko po kayo ng maligayang bagong taon, pero hindi ako sigurado kung magiging gayon nga ito. Kaya dapat tayong lumuhod at gawin ang nararapat. Ngayon po, magbatian muna tayo sandali. Sinabi ninyo po ba yung New Year's greeting? Naway maging malusog kayo sa bagong taon at pagpalain ng Diyos. Alam nating mga Kristiyano kung anong pagpapala ang ibinigay sa atin ng Diyos at alam din natin kung anong pagpapala pa ang ibibigay niya sa atin. Hindi ito katulad ng pagpapala na hinihiling ng ibang tao sa mundo para sa isa't isa. Hindi ito pagpapala ng pagiging malusog at pagiging maayos, kumita ng pera at yumaman. Meron tayong banal na biyaya at pagpapala na ibinigay niya sa atin. Sinabi ni Jesus, mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Natanggap na natin ng mga dakilang pagpapala, subalit nalalaman nating mayroon pang mga pagpapala ang gustong ibigay sa atin ng Diyos. Ang pagpalain ng may kalwalhatian sa kaharian ng Diyos, makapasok sa langit. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Gayunman, bago makapasok sa kanyang kaharian, mayroong mga pagpapala ang gusto niyang ibigay sa atin habang nandito pa tayo sa mundo. Ayon sa mga bagay na ating ginawa, kaya lubos akong umaasa na ang taong ito ay magiging pagkakataon para sa atin para makatanggap ng higit na biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Ang nakaraang taon ay lumipas na at ang bagong taon ay dumating na. Hindi natin alam kung ilang oras pa ang meron tayo. Ang alam natin na ito ang huli nating pagkakataon at ituturo niya sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa huling salinlahing ito. Kaya naman, para sa araw na ito, ito yung huling araw ng ating winter retreat o New Year's retreat. At ito ang pasimula ng bagong taon. Ngayon ay pag-iisipan natin kung ano ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng ating nabasa. Sinabi doon sa ating nabasa, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha, at kayo'y maging mga saksi ko hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo o ng lupa. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo ang sermon na ito na may pamagat, ang misyon ng World Mission. Sa tingin ko po, ito ang palagi kong sinasabing pamagat kada taon. Pero wala akong pagpipinian kundi sabihin ang parehong bagay. Dahil wala nang mas mahalagang bagay bukod dito. Sa paglipas ng isang taon at pagsalubong sa bagong taon, ay babalikan natin ang nagdaang taon. Gusto rin nating magkaroon ng panahon ng pag-isipan kung ano ang plano ng Diyos na gawin sa pamagitan natin sa bagong taon. Sa nakaraang taon, isang epidemya na tinatawag na corona pandemic ang hindi inaasahang kumalat, hindi lamang sa Korea kundi pati sa buong mundo. At ang mga tao sa lahat ng panig ng mundo ay kasalukuyan pa rin dumaranas ng sakuna na hindi nila inaasahan. Napakaraming paghihirap. Mula sa mga ito ay ang taimtim nating kagustuhan para sa mga ligtas na magkaroon ng malayang pagsasama-sama, pag-aaral ng Biblia, at maipangaral ang Ebanghelyo ng sama-sama. Ngunit
naging napakalungkot ng taon dahil hindi natin ito nagawa ng malaya. Sa bagong taon, naniniwala tayo na ang lahat ng ito ay maayos na agad at bibigyan tayo ng Diyos ng huling pagkakataon. Ngunit sa gitna ng lahat ng mga paghihirap, maraming brothers at sisters ang nagsikap ng husto para maglingkod, mangaral, at maraming bagay pa silang ginawa. Kaya maraming salamat. Hindi tayo pwedeng matapos ng ganito lamang. Kaya naniniwala ako na bibigyan tayo ng Diyos ng huling pagkakataon. Sa tingin ko ay dapat tayong maging lalong matapang at handa para sa huling laban. Bagaman ang mga sundalo kung minsan ay nagpapahinga sandali na parang kalmado. Dahil hindi pa tapos, ito ay upang makapaghanda sila sa huling laban. Gaya nito, sabik na sabik din tayo sa paghahanda para sa huling digmaan at para maging handa sa anumang sakripisyo ang gagawin natin. Kaya nga po, dapat tayong maging handa para sa huling laban o para sa huling digmaan na ito. Sa ngayon po, nais ko po na tignan natin sa mga awit. Doon po sa mga awit, chapter 107. Ito ay para po sa ating mga paghahanda para sa darating na taon. Maghanda para sa mga sakripisyo na ating gagawin. Kaya nga, muli po tignan natin sa mga awit 107. Mga awit 107 sa verses 1 hanggang 3. Mga awit 107 verse 1 hanggang 3. Mga awit 107 verse 1 hanggang 3, babasahin ko po ito sa inyo. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat magpakailanman ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili. Sabihin gayon ng tinubos ng Panginoon na kanyang tinubos mula sa kamay ng kaaway at tinapon mula sa mga lupain, mula sa silangan at mula sa kanluran, mula sa hilaga at mula sa timugan. Ito ay naisulat 3,000 taon na ang nakakaraan, subalit ito ang pinakaangkop na salita para sa mga taong ligtas. Sabihin gayon ng tinubos ng Panginoon. Ano ang dapat nilang sabihin? Na kanyang tinubos mula sa kamay ng kaaway. Na siya'y tinubos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At tinapon mula sa mga lupain, mula sa silangan at mula sa kanluran, mula sa hilaga at mula sa timugan. Ganito po ang sinabi. Noon ay nagagawa nating magsama-sama mula sa buong bansa at manalangin ng magkakasama, na pag-aaralan ang salita ng Diyos ng magkakasama at gumagawa ng resolution sa New Year's Retreat. Subalit, sa kasamaang palad ay hindi tayo nakapagtipon ngayon, gayon may nagkakaisa tayo sa ating puso. Nasaan man tayo, meron tayong parehong pananampalataya at pag-asa, parehong buhay, parehong pag-ibig at parehong layunin ng buhay. Kaya nagkakaisa tayo sa Panginoon. Sa Juan chapter 11 verse 52, sinabi ni Kristo, kundi upang tipunin niya sa iisa ang mga anak ng Diyos na nagkahiwa-hiwalay. Ang mga tao na dapat magkakasama ay nagkahiwa-hiwalay. Kaya si Jesucristo ang nagtipon sa atin sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa atin at nagtipon sa atin mula sa lahat ng lugar.
Inihiwalay niya tayo mula sa mundo sa pamagitan ng pagliligtas sa atin at hinayaan tayong maging mga anak ng Diyos, kaya tayo ay nagkakaisa bilang isa kay Kristo. Lahat tayo ay nagkaroon ng pagkakaisa kay Kristo. Kaya nga sa Juan chapter 10 verse 16, iniligtas ni Jesus ang parehong Hudyo at mga Hintil. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may iisang pastol. Ang mga taong ligtas sa iisa sa Amang Diyos, sa iisang Panginoon na nagligtas sa atin, sa iisang pastol, kaya iisang kawan kahit sa sanlibutang ito, iisang kawan. Ito ay napakahalagang salita. Ginawa ito ng Diyos para sa atin. Merong World International Organization, ang United Nations. Ang mga kinatawan ng bawat bansa ay nagtitipon, nagpupulong at gumagawa ng plano para sa kapayapaan at pagpapaunlad ng mundo. At para sa ating mga Kristiyano, dapat nating malaman na tayo ay nagtitipon para sa banal na kalooban ng Diyos upang mag-usap at magplano nang magkakasama upang maisakatuparan ang kaharian ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos, ginawa niya tayong bayan ng Diyos. Nagkaisa kay Kristo at upang magligtas ng maraming espiritu. Nagsasama-sama tayo upang ipangaral ang ebanghelyo ng biyaya, upang ipahayag ang kapayapaan ng Diyos sa mga kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan. At upang tuparin ang gawain ng pagliligtas ng maraming kaluluwa. Kapag ang mga tao ay nagtitipon upang gugulin ang oras para sa makasariling kasiyahan, ito ay walang kabuluhan. Nagkakatipon tayo dito ngayon upang isakatuparan ang walang hanggang gawain ng Diyos. At ang gawain ito ay hindi maihahambing sa ginagawa ng United Nations kung saan ang mga kinatawan ng bawat bansa ay nag-uusap tungkol sa kapayapaan ng mundo at pag-unlad. Tayo ay nagtitipon upang malaman yung kalooban ng Diyos para matupad ang banal na plano at layunin ng Diyos. At upang magkaroon tayo ng pusong nagnanais na gawin itong dakilang gawain ng Diyos. Ang World Mission ay ang misyon na ibinigay ng Panginoon. At alam natin na ito ang pinakadakilang misyon sa mundong ito para sa mga Kristiyano. Pagkatapos mamatay ni Jesus sa krus, nagpakita siya sa loob ng 40 araw at nang umakyat siya sa langit mula sa bundok ng mga ulibo, ay sinabi niya ang ganito. Ganito yung sinabi niya nung nasa bundok siya ng ulibo. At sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha." Ito yung dakilang utos ng Panginoon na ibinigay sa lahat ng Kristiyano. Kailangan na humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Mga saksi ng Panginoon, sabi dito, sa halip ng mga saksi ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ibig sabihin, kapag bumaba na sa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay gagamitin niya ang ating katawan para gampanan ang kanyang gawain. Doon po sa Mateo chapter 28, verse 18 hanggang 20, ay mayroong parehong aral. Mateo chapter 28, verse 18 hanggang 19, sinasabi rito,
Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ang huling sinabi ng Panginoon, ang huling salita sa katapusan ng pag-uusap tungkol sa isang mahalagang gawain, ang pinakamahalaga. Humayo kayo at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha, at kayo'y magiging saksi ko hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Ngayon, kapag naipahayag na ang ebanghelyo sa buong mundo at ang mga tao ay naligtas, tayo ay nagiging mga alagad ni Kristo. Nang ang Espiritu Santo ay bumaba sa araw ng Pentecostes, 3,000 tao ang naligtas. May 3,000 kaluluwa. Ngunit marami sa mga nakarinig ang sumampalataya at ang bilang nila ay may 5,000. Nang tayo ay maligtas, tayong lahat ay naging mga alagad ni Kristo. Kaya nga, hindi lang tayo binautismuhan sa pangalan ng Panginoon. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Dapat nating iligtas ang mga makasalanan upang sila ay maging mga alagad ni Kristo sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo at turuan silang sundin ang inutos sa atin ng Panginoon. Tayong mga Kristiyano ay hindi dapat kinakalimutan ang misyon na ito. Nung unang araw ay sinabi ko sa New Year's Retreat natin, asamin natin ang Panginoon na malapit nang dumating. At ngayon sa panahon natin, nalalaman natin na si Jesus ay napakalapit nang dumating. Apocalypse 22:20, oo, ako'y malapit nang dumating. Sa panahon natin, amen, pumarito ka Panginoong Jesus. Sa ganito natapos ang Apokalipsis. Ngayon, sigurado tayo na tayo ay nabubuhay sa huling panahon bago ang muling pagdating ni Jesus. Kung ganon, ano ang dapat natin gawin? Maghihintay lang ba tayo na walang anumang gagawing paghahanda? Kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi nyo inaasahan. Ang mga taong ligtas ay makikita ang Panginoon at ang tanong ay paano ko siya haharapin? Kapag dumating ang Panginoon, ibibigay niya sa atin ang kalwalhatian ng Diyos at hindi dapat tayo mapahiya sa harapan ng Kanyang kalwalhatian. Ikalawang Pedro 3.14, pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Sa ikalawang Pedro 3 ay pareho ang sinasabi. Kaya nga, sa huling araw ay dapat nating alamin ang kalooban ng Panginoon. Gamitin ang natitira nating pagkakataon ng may kabuluhan. At huwag biguin ang Panginoon na inaasahan ninyo sa atin, inaasahan niya sa atin. Sinasabi sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Na unang inihandog ng Diyos ang kanyang tanging anak bilang handog pangkasalanan para tayo iligtas. Upang masigurado masigurado na lahat ng sumasampalataya sa biyaya ay huwag mapahama at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa biyayang ito, tayo una naligtas. Doon sa Roma chapter 8 verse 32, sinabi rito, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Hindi niya ipinagkait ang kanyang tanging anak at ibinigay para mamatay sa krus para sa ating lahat.
Gaano nga ito nakakamangha? Sa mundong ito, ang taong makapangyarihan ba, ang taong mayaman, ang nagbigay ng kanyang nag-iisang anak para mamatay, para iligtas ang miserableng makasalanan? Ito ay hindi matarok na biyaya. Ang walang hanggan, malawak at banal na Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa kalawakan ay ibinigay ang kanyang tanging anak upang mamatay sa krus, upang iligtas ang gaya nating mga uod at makasalanan. Ito ay isang bagay na hindi natin lubos maisip o maunawaan, subalit totoo. Paano natin masusukat at maunawaan ang lahat ng ginawa ng Diyos? Napakalinaw po nito. Kaya nga po, dun sa unang Juan chapter 4 verse 9, sinasabi rito, dito na hayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Dito, ang salitang pag-ibig ay inuulit. Ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag gaya nito. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak para tayo maligtas. Tayo ay mga makasalanan na nararapat mapahamak, ngunit para sa isang makasalanan na magkaroon ng buhay na walang hanggan, ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak upang mamatay. Ang Panginoon ang unang umibig sa atin, hindi tayo. Kundi nang tayo ay naghihimaksik laban sa Diyos at lumayo, naligaw at naging mga kaaway ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak bilang handog pangkapayapaan ng tayo ay mga kaaway pa ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Sa Juan chapter 5 verse 17, si Jesus, subalit sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking ama at ako'y patuloy rin sa paggawa. Ang Diyos ay gumagawa upang iligtas ang mga makasalanan sa buong kasaysayan ng tao. Hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking ama at ako'y patuloy rin sa paggawa. Sapagkat kung paanong ibinabangon ng ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Ano ang ginawa ng Diyos? Iniligtas niya ang mga patay sa kasalanan at pagsuway. Hindi tayo basta mabubuhay dahil namatay tayo dahil sa ating mga kasalanan at kailangan nating pagbayaran ang kasalanan. Ang Panginoon ay pumarito sa sanlibutan upang tayo ay maligtas. Pagkatapos, bayaran ng anak ang mga kasalanan sa halip natin. Kaya nga doon sa 1 Timoteo chapter 1 verse 15, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Ang salitang tapat ay tunay at totoo. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Pumarito si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan. Sa 1 Timoteo 2:6, si Kristo na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang patutuo sa tamang panahon. Upang iligtas ang lahat, ang ibig sabihin ng kabayaran ay ganito. Kung ang isang tao ay nanghiram ng pera at hindi kayang bayaran, hindi ba pinagbibili siya bilang isang alipin? Sa Kawikaan chapter 22 verse 7, at ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Kagaya ng verse na ito, tayo'y nagkasala at naging alipin ng kasalanan at tayo'y dinala sa impyerno bilang alipin ni Satanas. Ngayon, kapag ang isang alipin ay ginapos at ikinulong, kailangang magbayad ng halaga upang mapalabas siya. Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, upang mabayaran ang mga kasalanan, isang inosenteng tao ang namatay sa halip ng mga makasalanan. Ang pantubos ay pera dahil binayaran niya ito bilang pantubos. Ibinigay niya ang buhay ni Jesus at ang kanyang dugo bilang pantubos. Kaya
Si Jesus mismo ang namatay bilang pantubos sa atin at bilang handog pangkasalanan. Isinugo ng Diyos dito sa mundo ang kanyang anak bilang misyonaryo. Sa Life Word Mission, maraming mga misyonaryo ang nasa ibang bansa at iniisip ng ilan sa mga magulang ng mga misyonaryo na ang huling pagkikita nila ng kanilang anak ay kapag ipinadala na yung kanilang anak bilang misyonaryo sa isang mahirap na lugar. Nakarinig po ako ng ganito, maaring hindi ko na muling makita ang anak ko o ang anak ko. Kaya sinasabi ng magulang ng isang misyonaryo na huwag na siyang tumuloy sa misyon. Subalit, ang mga magulang na tunay na Kristiyanong naligtas ay kadalasan ganito ang sinasabi. Nagsilang ako ng anak na lalaki, subalit ang anak ko ay hindi ko anak. Siya'y anak ng Diyos at lingkod ng Diyos. Isinusugo ng Panginoon ang aking anak bilang kanyang manggagawa. Paano ko ito mapipigilan? Siya, pumunta ka. Pagbutihan mo, gawin mo ang iyong makakaya upang maligtas ang maraming kaluluwa. At maari kang mamatay doon. Ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak at hindi ipinagkait upang maligtas tayo. Hindi pinagkait ng Panginoon ang kanyang tanging anak para sa atin at ibinigay sa kamatayan upang iligtas ang mga makasalanan na tulad ko. Upang ipangaral ang katotohanan ito kung paanong sinabi ni Apostol Pablo sa mga gawa 20:24, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita na biyaya ng Diyos. Tayo din ay dapat magkaroon ng ganitong pag-iisip. Isugo man tayo bilang misyonaryo o hindi, dapat na mamuhay tayong may ganitong puso para sa Panginoon. Isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak bilang misyonaryo sa makasalanang mundong ito. Ilang kaguluhan ang dinanas ni Jesus nang siya'y dumating sa mundong ito upang iligtas ang mga makasalanan. Ilang pawis, luha, ilang dugo ang kanyang idinanak. Kapag ang isang tao ay nagdanak ng dugo, nangangahulugang ito na buwinis niya ang kanyang buhay. Isinakatuparan ng Diyos ang gawaing pagliligtas sa atin. Doon sa Colossians 1:20 na ginawa ang kapayapaan sa pamagitan ng dugo ng kanyang krus. Ibinaba ng Panginoon ang kanyang kamay para sa kapakanan ng Diyos at ang mga kaaway ay itinaas ang kamay ng makasalanan upang makipagkamay sa kapayapaan ng krus ni Jesus na ginawa ang kapayapaan sa pamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa unang Juan chapter 2 verse 2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ang pakikipagkasundo at kapayapaan ang magkaparehong salita at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kung paano ang Panginoon ay naging handog pangkapayapaan para sa lahat ng kasalanan ng mga ng tao sa sanlibutan, dapat din naman nating isagawa ang kapayapaang ginawa ng Diyos sa krus, ang ebanghelyo ng kapayapaan. Sa mga gawa chapter 10 verse 36, sinabi na ipangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamagitan ni Hesukristo. Ito ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamagitan ni Hesukristo. Sa isang marahas na digmaan kung saan papatayan sila sa isa't isa at may namamatay, kailan ba natatapos ang ganitong digmaan? Kapag ang digmaan ay biglang natapos at nagkaroon ng kapayapaan, wala nang mas gaganda pang balita. Ang mas nakakagulat na balita ay ang mga kaaway at ang mga makasalanan na mahahatulan at makakatanggap ng puot para sa kanilang mga kasalanan ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Ito ang ipangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan. Doon sa Juan chapter 20 verse 21, sinasabi na si Jesus na muling nabuhay at nagpakita sa kanyang mga alagad at nagsabi, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Sinabi niya na, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ang kalooban ng Ama ay ang tubusin tayo sa pamagitan ng kamatayan at pagdanak ng dugo sa krus at tubusin ang mga makasalanan. Kung ang ayon sa ibig mo,
kundi ang ayon sa ibig mo. Siya'y sumunod maging hanggang sa kamatayan para sa kalooban ng Diyos. Ang Hesus na ito ay namatay sa krus at muling nabuhay at isa na katuparan ang kalooban ng Diyos. Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. Si Hesus ay nakiusap. Hindi lamang ito para sa mga alagad niya, kundi sa lahat ng naligtas. Sinusugo ko rin naman kayo. Kaya nga doon sa Juan chapter 20 verse 22 hanggang 23, sinasabi rito, at nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo kung inyong patatawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinapatawad sa kanila. Sinumang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Ito'y nangangahulugang kapag ang Espiritu Santo ay dumating, dapat nating ipahayag na si Jesus ay namatay sa krus. Nagdanak ng kanyang dugo, ipinatawad ang lahat nating kasalanan, at pinagtagumpayan ang kapangyarihan ng kamatayan sa pamagitan ng muling pagkabuhay. Kayo'y magiging mga saksi. Kung inyong patatawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipapatawad sa kanila. Sa Katolisismo, sinasabi ng Pope, napatawad ko na ang iyong mga kasalanan, kaya siya yung nagpatawad. Ang Pope ay may ganitong awtoridad daw at ang pari ay kumikilos sa pangalan ng Pope. Kapag ang isang tao ay nangumpisal, sinasabi ng pari na pinatatawad ko na ang mga kasalanan mo. Kaya siya ay yung pari yung nagpapatawad na kapag sinabi ng pari na iyon ay hindi pinatatawad. Kaya iyon ay hindi pinatatawad. Hindi ganito ang kahulugan nito. Kung ipinapangaralin nyo kung ano ang isinakatuparan ng Panginoon sa krus, ang tao'y pinatatawad. At kung hindi ninyo ipangaral at iwan ng tao na ganun lamang, kung gayon siya'y mapapahamak. Roma 10:14-15. At paano sila sumasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Bagamat ang gawa ng walang hanggang katubusan ay naisa katuparan na sa krus, kung hindi natin ito ipangaral, hindi ito malalaman ng tao at hindi sasampalatayanan, kaya hindi sila maliligtas. Walang sino mang maliligtas kung itinitikom ng isang ligtas ang kanyang bibig at hindi ibinabahagi. Totoo ito. At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? Sino nga ba ang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Maraming tao ang nag-aangkin na sila'y lingkod ni Kristo at nagdadala ng Biblia at nangangaral ng mensahe. Subalit, kung pakikinggan natin sila, ang pinakamalagang punto ay wala sa kanilang ipinapangaral. Wala ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na nagligtas sa mga tao. Bakit ito ganito? Sa katunayan, hindi natin sila masisisi dahil hindi sila sinugo. Sinugo ba ng Diyos ang sinuman lamang? Sila na mga tunay na naligtas, sila na hindi lamang naunawaan ang katotohanan, kundi natanggap ang kapangyarihan ng Espiritu. Sinugo ng Diyos ang mga ganitong tao. Ako'y nangaral sa Yesu, maraming taon na ang lumipas at nakilala ko ang isang mangangaral. Siya'y mula sa isang church. Buong karangalang sinabi niya sa akin, Pastor, ako'y nabigyan ng kaloob na magtayo ng mga churches sa islang ito na wala pang mga church. Siya'y nagsalita ng may buong pagtitiwala, kaya tinanong ko siya, naligtas ka na ba? Hindi. Naipanganak ka na bang muli? Hindi ko alam yun. Siya'y tapat. Kaya hindi ka pa naman pala ligtas. Sino ang nag-utos sa iyo? Sino ang nagsugo sa iyo? Iyan ay pagpapakabayani. Siya'y matapang, oo. Maraming mga ganito, hindi natin sila masisisi. At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Paano sila mangangaral kung hindi naman sila sinugo? Sa Jeremias 23:21, hindi ko sinugo ang mga propeta, gayon may nagsitakbo sila, ako'y hindi nagsalita sa kanila, gayon may nagpahayag sila ng propesiya.
hindi sila sinugo ng Diyos pero ginawa nilang propeta yung kanilang mga sarili. Walang anumang pagkakaiba ang mga tao dito. Hindi ba tayo sinugo? Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. Tayo'y narito upang ipangaral kung ano ang ginawa ng Panginoon. Sa katunayan, tayong lahat ay mga misyonaryo. Kailangan ba tayong ipadala sa malayong bansa kasama ang inyong mga pamilya upang maging misyonaryo? If you cannot cross the ocean and the heathen lands explore, you can find the needy nearer. You can help those at your doors. Kagaya ng himnong ito, tayong lahat ay merong dakilang misyon. Dahil sa ating mga kasalanan, wala tayong pagpipilian kundi tayo'y maging mga kaaway ng Diyos at tayo'y mapasailalim sa puot ng kahatulan, subalit ang Panginoon ay namatay at ginawa ng Panginoon ng kapayapaan. Kailangan nating ipangaral ito. Kaya nga doon sa mga awit, chapter 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Ang mga taong ligtas ay dapat na mabuhay ng matagal kaysa sa mga namatay na. Minsan, bumati ako ng ganito, mabuhay kayo ng malusog, mabuhay kayo ng matagal. Ang mga nakarinig sa akin ay natawa at napangiti. Sinabi ko, mabuhay kayo ng matagal. Anong nakakatawa dito? Gusto natin ito, syempre. Hindi ko sinasabing mabuhay kayo ng matagal at maayos, kundi ang ipangaral ng ebanghelyo. Kailangan ninyong mabuhay na may mas mahaba at hindi mamamatay. Meron tayong layunin ng buhay, kaya dapat na isakatuparan natin ito. Dapat tayong mabuhay ng mas mahaba. Kaya nga sinasabi doon sa isang himno, to live is to Lord, to die is to Lord. Whether to live or to die, I am the Lord's. Kaya nga po, dun sa unang Korinto, sinasabi roon dun sa unang Korinto chapter 6 verse 19, at kayo ay hindi sa inyong sarili. Ang aking buhay, aking kalusugan, aking oras, aking mga araw, ang dahilan kung bakit iniwan ako ng Diyos sa mundong ito ay hindi upang mabuhay ng maayos, kumain ng mabuti, magkaroon ng karangalan sa mundong ito. Tama? Tingnan natin ang naging buhay ni Jesus. Tingnan natin ang naging buhay ni Pablo, ni Pedro, at ng mga lingkod ng Panginoon. Nabuhay lang ba sila para sa kanilang sarili at namatay para sa kanilang sarili? Hindi. Nabuhay sila para sa Panginoon sa lahat ng oras. Nabuhay para sa Ebanghelyo ng Panginoon at namatay para sa Ebanghelyo ng Panginoon. Bakit? Dahil mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Silang nabubuhay para sa Panginoon ay karapat-dapat mamatay para sa Panginoon. At silang determinado mamatay para sa Panginoon ay mabubuhay para sa Panginoon. Ang Christian life ba ay parang isang bagay na ginagawa sa kaginhawahan? Kung saan kapag Linggo, sila'y nagdadamit ng malinis at pumupunta sa church hall upang magalang na umawit ng himno, manalangin, bumati, matuto ng salita ng Diyos? Maging ang mga taong hindi nakatanggap ng kaligtasan ay ginagawa ito. Ang ibang mga reliyosong tao, sila nga, ginagawa ito ng mas maayos. Hindi ito ang Christian life. Ang Christian life ay ang matatag, ang pagpapasiya. Mula sa oras na naipako ang Panginoon, siya'y naipanganak upang mamatay sa krus. Sa sandaling ang tao sa mundo'y naipanganak, sila'y nabubuhay ng ilang dekada at pagkatapos ay nabubuhay upang pumasok sa hukay. Paano naman tayo? Sino ba tayo? Mula sa sandali ng ating kaligtasan, ang natitira nating buhay ay para na lamang sa Panginoon. Tayo'y nabubuhay para sa Panginoon at namamatay para sa Panginoon. Gaano ba ito nakakamangha? Tayo'y nabubuhay sa walang kabuluhang mundo, subalit ang ating buhay ay hindi walang kabuluhan.
Katulad ng sinasabi ni Jesus sa Juan 12:24, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, ay nagbubunga ng marami. Si Jesus ang tanging anak na bumaba sa lupa mula sa langit. Hindi ba't ang nag-iisang anak, ang tanging anak, ay namatay upang marami ang maipanganak. Bago mamatay si Jesus, siya ay tanging anak pa. Ngunit matapos ang muling pagkabuhay niya, hindi na siya tanging anak. Kung ang mga mas nakakabatang kapatid ay naipanganak, paano siya makakatawag sa tanging anak o paano siya matatawag na tanging anak? Hindi ba't maraming mga talata ang nagsasabi na siya ang panganay na anak mula sa maraming mga magkakapatid? Sa kanyang muling pagdating at muli ng kanyang dinala ang panganay sa daigdig. Sa Hebreo chapter 1, siya ay naparito bilang tanging anak na ang muling binuhay na si Jesus ay nagsalita sa babaeng pumunta sa libingan. Juan 20:17, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking ama at inyong ama. Tayo ang mga kapatid. Siya ang naging panganay mula sa maraming magkakapatid. Ang butil ng trigo ay namatay at nagbunga ng marami, kayo din, maraming anak ng Diyos ang naipanganak. Ngayon, may mga taong nagsasabi na kapag tayong mga born again Christians ay mamatay bilang butil ng trigo, tayo ay mabubulok. Kapag ang butil ng trigo ay nabulok, kung ganon hindi niya nagamit ng tama. Kung ito ay mabulok, ay ganun na talaga ito. Ang buhay ay hindi nabubulok. Natutuklap at nasisira ang balat ng butil, ngunit sinasabi na ang buhay nito ay 30, 60, 100 beses ang dami ng maging kanyang bunga. Kung ang taong ligtas ay ayaw magsakripisyo na may pagkamasarili o sarili lamang ang iniisip, paano maliligtas ang ibang mga tao? Kung paano si Jesus ay namatay gaya ng butil ng trigo at nagbunga ng marami, ay naging tulad din tayo ng butil ng trigo upang magligtas ng iba pang mga kaluluwa. Kung wala kang buhay ay hindi ka maaring mamatay. Patay na kayo. Patay na, kaya paano nga pa mamamatay pa? Sinasabi nga ito ay naipapasa sa iba, kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay ay sa inyo. Kaya may mga gawain tayong dapat isagawa upang magligtas ng maraming mga kaluluwa. Pag-isipan natin ang mga salitang ito. Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. May mga tao na ikinahihiya ang pag-evangelize. May ilan na hindi man lang mabanggit na sumasampalataya sila kay Jesus. May iba naman na ibinabalot ang kanilang mga Biblia sa dyaryo bago ito dinadala. Kapag tinatanong sila, saan ka pupunta? Sasagot sila, pupunta ako doon. Naiiyak sabi na pupunta sila sa church. Marahil sa panahong ito, wala nang katulad ng ganito. Pero noon ay talagang may mga ganitong tao. Kapag biyumaya ko, kapag nakakita ako ng taong nagbubukas ng Biblia sa aeroplano o sa tren at binabasa ito ng may katapangan, hindi ko man alam ang nasa puso nila, pero sa tingin ko ay kahanga-hanga sila. Anong mga sikat na literature sa mundo ang kahanga-hangang basahin? Gaano nga kamangha-manghang basahin? Aralin at ipangaral ang salita ng Diyos na ibinigay ng Diyos. Ang ebanghelyong ito ay kapangyarihan ng Diyos na nagligtas ang lahat ng mga mananampalataya na nangangailangan lang maunawaan at sampalatayanan ang biyaya ng Diyos. May kapangyarihan itong iligtas ang mga makasalanang nakatakdang mapunta sa impyerno at maging sambayanan ng Diyos. Ang buhay ay siyang gumagawa upang muling mamunga ng buhay. Ang mga halaman at ang mga hayop at ang buhay na namumunga ng buhay.
marami tayong matututunan kung titignan natin ang mga ang animal kingdom, maging ang mga hayop, upang magsilang at magpalaki ng kanilang mga anak, ang mga nanay ay namamatay. At ako ay nagpunta sa Vancouver matagal ng panahon na nakalipas para mag-evangelize. Sinabi nila na mayroon doong lugar kung saan ang mga salmon ay lumalangoy pataas, kaya nagpunta ako at lumapit ako roon para pagmasdan ito. Sinabi nila na ang mga malalaking salmon ay namumuhay sa Pacific Ocean at bumabalik kung saan sila isinilang ng kada 4 na taon. Habang sila ay lumalangoy pataas, pumunta ako doon at kasama ng isang pastor. Kahit na ikaw ay lumusong para hulihin sila, ay hindi talaga sila aalis. Ganito kalaki yung salmon. Hindi sila umaalis kasi pagod sila. Pero may mga salmon na malalakas na kahit na ang daloy ng tubig ay tulad ng waterfalls na kinakaya nilang lumangoy pataas ng pasalungat sa agos. May mga pagkakataong kapag lumalangoy sila paakyat ay napupunta sila palabas. At habang pinagmamasdan ay namamangha ka talaga. Pagkatapos ay mayroong isang lugar na pag-iiwanan nila ng kanilang mga itlog. Iyong mga lugar na gaya noon. Anyway, iyong lalaki at ang babaeng salmon ay parehong lalangoy paakyat at babalik sa lugar kung saan sila nanggaling. At ang babaeng salmon ay mangingitlog at fini-fertilize ito ng lalaki. Pagkatapos ay sabay silang namamatay dahil sa kapaguran. Naubos ang kanilang lakas at sila ay namamatay. Pagkatapos, mula sa mga itlog na ito, ang mga alevins na itlog mapipisa ulit at hindi nila malalaman kung paano sila naisilang. At kapag medyo lumaki na sila, bababa sila sa Pacific Ocean. At ang isa sa 100 ay babalik ulit paakyat. Ang isa sa 100 ay kamangha-mangha. Paulit-ulit na cycle ito. Kung ipapagawa mo sa mga tao ito, gagawin kaya nila? Walang nag-utos sa hayop na ito na gawin ito. Sa katunayan, yung Diyos nga ang nag-utos sa kanila. Sinabi niya, gawin mo ang ganito. Matapos silang makapangitlog ay mamamatay na sila kapag natapos na nila ang kanilang gawain. Kahapon yata o nung nakarang araw ay napanood ko dun sa Animal Kingdom sa TV documentary. Nanonood ako nito kapag may libreng oras ako. Noong nanood ako, sinabi doon na ang mga sea turtle ay bumabalik sa kanilang lugar ng kapanganakan. Naghukay sila ng buhangin at nangingitlog ng 1,000 ang dami. Sinabi doon na matapos silang makapangitlog ay tinatabunan nila ito at kapag uminit na sa mga about 37 degrees, ang mga itlog ay nagiging lalaki. At kapag lumalagpas doon sa temperaturang iyon, ay nagiging babae yung itlog. Ganon ang pagkakapaliwanag. Pagkatapos, ang bagong pisang pawikan ay muling babalik sa dagat. Sinasabi nila na isa mula sa 1,000 ang muling bumabalik. Pagbalik niya ay ginagawaan nila ang katulad sa ginawa ng kanilang ina ng nangitlog. Lahat marahil ay alam kung ano yung 9-spine stickleback na isda. Matapos na makapangitlog ang 9-spine stickleback at kasabay ng pagkapisa ng mga itlog ay namamatay na ito dahil sa labis na kapaguran. At ang walang malay na mga anak nito ay lalaki sa pamagitan ng pagkain sa laman nung namatay na ina o na isda. Maging yung mga octopus o pugita ay may kaparehong katangian. Ang babae ay aalis matapos na mangitlog ng kumpol ng mga itlog nito, nakabiting tulad ng kumpol ng mga ubas yung mga itlog. Ang lalaki ang nag-iingat ng mga itlog, nakakamanghang tignan kapag may mga ibang isdang nagbabalak, mangingain ng itlog, tiyak na makikipaglabang ito at paalisin sila. Hindi rin sila kumakain ng pagkain o natutulog upang mapangalagaan ang mga itlog. At kapag oras na para mapisa ang mga itlog, namamatay ito sa labis na kapaguran. Tapos kakainin ng mga anak nila yung laman ng kanilang mga magulang. Ano po sa tingin ninyo? Gayun din naman po para doon sa mga penguins. Ang mga itlog ng penguins ay
maaninigas sa lamig kapag hinayaan lamang ito sa lupa. Kaya iniipit at dinadala nila ito sa kanilang mga sakong. Kagaya nito, salitang ginagawa ito ng babaeng penguin, ang nanay at ang lalaki, yung kanyang tatay. Ang isa sa kanyang mga magulang ay pupunta sa dagat ng ilang araw para manguha ng pagkain. Mag-iimbak siya ng pagkain sa kanyang tiyan. Ngunit hindi niya ito dinadigest o tinutunaw. Hahati-hatiin ang pagkain sa maliliit na piraso at ipapakain sa inakay. Pagkatapos, ang magulang naman na isa ang maghahanap ng pagkain. Ang inakay ay hindi aalis doon sa loob ng 1 hanggang 2 buwan dahil maari silang mamatay sa lamig ng nagigyelong dagat. Wow! Mga kapatid, maging ang mga hayop ay dumaraan sa mga pagdurusa at sakripisyo para mapalaki ang kanilang mga anak. Bilang mga Kristiyano, ano ang dapat natin gawin? Upang ang isang tao ay maligtas at matulungan lumago sa pag-ibig at sa mga salita ng Diyos, hindi ba't maliwanag namang kailangan natin ang magsakripisyo? Ganitong puso ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Kung hindi ay magiging pagsuway ito sa kautusan ng buhay. Kung ang isang Kristiyano ay hindi sana makasarili, tamad, o walang interes na magligtas ng ibang mga kaluluwa, marami na sanang mga tao ang naligtas. Huwag nating kakalimutan na sila ay napapahama. Ang overseas mission ay gawain upang mapalawak ang kaharian ng Diyos. Sa Mateo 6:6, dumating nawa ang kaharian mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Saan? Sinasabi sa kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayan ng pag-aari ng Diyos. 1 Pedro 2:9, ang kaharian ng Diyos. Ang isang kaharian ay nangangailangan ng teritoryo at mga tao. Ang Diyos ay ang hari, ang teritoryo ay ang bagong langit at lupa, at ang mga tao para dito ay ihahanda na para sa langit. Ano ang kabuluhan ng isang kaharian kung wala naman itong mamamayan? Kaya nga sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Hanapin ang kaharian. Nung ang lupain ng Israel ay nabinigay ng Diyos ay inagaw sa loob ng 2,000 taon at noong umapak ang ibang mga bansa sa kanilang teritoryo, pagmasdan natin kung gaano nila pinaglaban ito maging mailagay man sa alanganin ng kanilang buhay, maibalik lamang ang kanilang teritoryo. Ipinaglalaban at naibalik nila. Hindi po ba? Hindi ba nasakop nila muli yung teritoryong ito? Noong ang mga Israelita ay nakalabas sa Ehipto at nakapasok sa lupain ng Kanaan, kahit na ito ay ipinangakong lupain ng Diyos sa kay Abraham, kailangan nilang ipaglaban ito. Tama? Ang tanging anak ng Diyos ay namatay at ang tagahatid ng magandang balita ay nakabalik at ipinaglaban muli ang kaharian ng Diyos hanggang sa kamatayan. Ito ay digmaan, isang digmaan. Kung titingnan natin ang naging digmaan sa pagitan ng North at South Korea, bago magtapos ang digmaan ay nakipaglaban sila hanggang dulo. Makauha lamang ang karagdagang lugar kahit na magkaroon ng napakaraming mga biktima. Nakakamangha na iyon. Nakikipaglaban tayo upang bawiin ang espiritual na teritoryo na ninakaw ni Satanas. Walang tigil na digmaan. Ang kapayapaan ng Korea ay pinapanatili hanggang ngayon. Ang buong mundo ay naghihintay ng World War III. Ngunit hindi ito tungkol kung sino ang mananalo o kung sino ang matatalo. Ito ay digmaang papatay sa lahat ng tao. Ngunit mukhang ang digmaang ito ay maantala pa. Bakit? Upang ang ebanghelyo ay maipangaral pa. Halimbawa, kung
Ngayong araw ang digmaan, mayroong kalaban. Kailangan nilang pumunta sa labanan, ipaglaban ang bansa at para sa pamumuhay ng payapa. Kapag ang digmaan ay nagsimula, ang lahat ng mga bansa ay masasailalim sa digmaan. Magkakaroon ba pa ba sila ng pagkakataong magsabing mas magaling ba tayo kaysa sa kanila? Dapat lang silang makipaglaban para sa bayan, para sa pagpapatuloy ng bansa, para sa buhay, para sa kapayapaan. Gayun din naman tayo, makipaglaban sa Diyos at kapayapaan para maligtas sa mga taong mapapahamak. Upang maligtas o upang makapagligtas ng buhay, ito ay digmaan laban kay Satanas. Digmaan. Sa kasagsagan ba ng digmaan ay mga nasa harapan lamang ang nakikipaglaban? Hindi po. Dapat ang lahat ay kikilos para sa digmaan. May mga frontliners. May mga military unit. Yun yung aalalay sa kanila sa likod. Sa ganito lamang mapagtatagumpayan ang digmaan. Yung mga frontliners ng digmaan ay handang isuong ang kanilang buhay. Ngunit kung yung mga sundalo namang nasa likuran nila ay mahina, kung gayon ay paano tatagal ang digmaan? Matatapos ito ng maaga at lahat ay mamamatay na. Kung tayo ay nasa digmaan ngayon, ang mga frontliners at ang mga sundalo ay naghahanda sa likod. Ito ang huling digmaan. Kaya nga dun sa Mateo 11:12, mula sa mga araw ni Juan na taga-bautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok at sinasakop ng mga taong mararahas. Kapag niligtas ng tao ang isa pang tao, nakukuha nating paunti-unti ang espiritong kinuha ni Satanas. Ito ay gaya ng paghahanap ng teritoryo ng Diyos. Ginagamit o ginamit ni Satanas lahat ng kanyang lakas upang huwag maligtas ang mga kaluluwa. Alam ni Satanas na mapupunta siya sa impyerno, ngunit hindi niya nais pumunta roon ng mag-isa kaya nagsusumikap siyang magdala ng maraming tao sa impyerno. Ginagawa niya ito hanggang sa huling hininga. Tama po ba? Tinutokso niya ang mga hindi nananampalataya sa pamagitan ng iba't ibang mga makamundong bagay. Para sa mga taong naniniwala sa Diyos, tinutokso niya sila sa pamagitan ng maling doktrina. Hindi ba siya ay nandilin lang upang hindi maligtas at maniwala ang mga tao sa pamagitan ng pagliligtas o pagpapatigas ng kanilang mga puso? Kung titingnan natin sa Lucas chapter 8 verse 12, hindi nauunawaan ng tao ang ebanghelyo at inaalis ni Satanas ang salita sa kanyang puso upang hindi siya maligtas. Ito ang ginagawa ni Satanas. Nakikinig sila ngunit umiikot lamang sa ulo nila ang mga salita at hindi nila ito nauunawaan sa kanilang konsensya. Kinukuha ni Satanas ang salita dahil maaring maligtas ang taong ito. So para hindi maligtas yung taong ito, ay nililito sila ni Satanas. Kaya nga doon sa 2 Korinto chapter 4 verse 4, sinasabi sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. May talukbong lamang sa mga napapahama. Gaya ng kung paanong hinarangan ng North Korea ang mga signal upang hindi makapakinig ang mga tao ng balita at makapanood ng mga programang tungkol sa labas ng malayang mundo, binubulag ni Satanas ang mga tao mula sa liwanag ng ebanghelyo sa pamagitan ng pagharang sa kanilang
isipan. Upang maunawaan ang mga tao ang ebanghelyo, gumagawa si Satanas ng nakakahindik na huling depensa habang papalapit na ang oras. Kaya nga doon sa Apokalipsis 12:12, sapagkat ang Diablo ay bumaba sa inyo na may malaking puot, palibhas ay alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. Alam niya na malapit na ang oras ng kanyang pagpunta sa impyerno. Kaya siya ay gumagawa ng kahindik-hindik na huling depensa. Kaya habang papalapit na ang huling oras, mahirap mangaral ng ebanghelyo dahil iba't ibang kaganapan. Ito ay dahil sa mga huling depensa na ni Satanas. Ngunit hindi dapat tayo matakot dahil ang Diyos ay kasama natin. Lumalaban siya para sa atin kahit na malakas si Satanas. Maaring sumigaw si Satanas ng huray dahil sa pag-aakalang siya ay nanalo sa napako si Jesus. Sa Genesis chapter 3, at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Ang ikaw ay nangangahulugang si Jesus. Dinurog ni Jesus ang ulo ng aha. Sinabi, sino ang nanalo? Di ba sinabi ni Jesus na tupad na dun sa krus, ang ulo ng ahas ay nadurog. Minsan, habang pauwi ako mula sa bundok sa retreat center, isang ahas ang lumabas sa daan. Gamit ang isang bato, dinurog ko ang kanyang ulo. Ito ay kumakawag-kawag. At gaya nito, si Satanas ay kumakawang-kawang, ngunit siya ay isa namang ahas na may durog na ulo. Hindi dapat tayo matakot, ang tagumpay ay naipasya na. Ito ay sa atin. Ngayon, hindi natin dapat katukutan ito. Sinabi nga ni Apostol Pablo, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Upang maipangaral ang ebanghelyo, hindi ko itinuring ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili. Ito ay tapos na. Nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran. Hindi ba nagtapos ang kanyang buhay ng kamangha-mangha? Iniisip ko noon, bakit kinuha agad ng Diyos si Apostol Pablo kahit na siya ay malusog? Bakit hindi siya nabigyan ng mas marami pang pagkakataon? Bakit hindi siya binigyan ng pagkakataon na mangaral sa Espanya? Kung saan talagang ninanais ni Apostol Pablo, lahat ng manggagawa ng Panginoon ay namatay ng matindi. Si Pedro ay namatay sa pamagitan ng pagpapako sa kanya ng pabaliktad. Si Thomas ay namatay sa pamagitan ng pagkabugbog hanggang sa mamatay. Ang ilan ay sinunog hanggang mamatay. Nilagari hanggang mamatay sa pamagitan ng iba't ibang malulupit na paraan. Bakit hinaya ng Diyos na magsakripisyo sila ng ganitong paraan upang sumunod sila sa krus ni Jesus at upang makita natin ang daan at lumakad doon ng may katapangan? Sinabi ni Apostol Pablo na dahil sa kanya ay nagtitiis ako ng kahirapan maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad sa isang masamang tao. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. Sa pamagitan ng mga pagdurusa ni Apostol Pablo, ang ibang tao ay nakapagpatotoo ng ebanghelyo ng may katapangan. Nung panahon ng Korean War, nang makita nila na pinagbabaril at namamatay ang mga kapwa nila sundalo, sila ay mas naging matapang. Hindi sila natatakot mamatay. Sabi, "Jump over the dead bodies of fellow soldiers. Go forward." Kapag sila ay nanghihina, sila ay nagsisimula muli roon. May nabasa akong libro at isang asawang lalaki ang naging martir habang nag-evangelize. Ang asawang babae na sumasalungat sa pangangaral ng kanyang asawa ay hinawakan ng Biblia ng kanyang asawa at naging misyonaryo. Sumunod siya sa kanya hanggang kamatayan. Maraming naitalagang ganito. Ang ibang tao ay nagpakatapang at ang iba ay sumunod. Sabihin ninyo po kung mayroong sino man sa mga manggagawa ng Panginoon ang itinaas na namatay habang nabubuhay ng maginhawang buhay. Ang lahat ng nabubuhay ng dakila at ibinigay ang kanilang buhay para sa ebanghelyo. Bakit hindi po natin ito magawa? Magagawa rin po natin ito. Sa ukalawang
Corinto chapter 6 verse 1 hanggang 2, sinabi ni Apostol Pablo, "Yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Sapagkat sinabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan, ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ang panahon ng biyaya ay mabilis na lumilipas ngayon. Ang panahon ng pag-aani ay matatapos na at magkakaroon ng snowstorm. Ang panahon ng paghihirap ay malapit na. Tayo ay nasa huling panahon na, sa huling panahon. Bago dumating ang puot at paghatol ng Diyos, ang panahon ng pagtiyaga at paghihintay ay patapos na. Sa huling panahon na ito, dapat tayong pumunta sa lahat ng lugar kung saan bubuksan ng Diyos ang pintuan ng Ebanghelyo sa langit at ipangaral ang Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Wala na tayong oras na dapat sayangin. Dapat tayong umabante ng mas matapang." Noong 2007, winter retreat noon, napagpasyahan namin na gawin ang world mission ng buong sikap. At prinuklima na ang taon ng world mission. At ito ay 14th na taon na mula ngayon. At tingnan ninyo kung ano ang nangyari. Ngayon, mayroon ng 780 churches sa 77 na mga bansa sa buong mundo. Ito ay ayon sa statistics. Hindi natin nalalaman kung ilang pagkakataon pa ang ipagkakaloob ng Diyos sa atin, ngunit bibigyan niya tayo ng pagkakataon. Mas marami pa tayong dapat gawin kaysa sa mga bagay na nagawa na natin hanggang ngayon. Nagsusumikap tayo hanggang ngayon. Nang nakaraang taon, maraming mga paghihirap dahil sa coronavirus or disease. Ngunit lubos akong nagpapasalamat ng ating mga brothers and sisters ay hindi nang hina sa ganoong sitwasyon, kundi nagsumikap mag-aral ng Biblia, nanalangin ng mabuti, at sinubukang magkaroon ng mga fellowship kahit sa online. Sila din ay nagsumikap sa offering dahil sa kakatulong-tulong para sa world mission at pag-evangelize ng mabuti. Mas maraming mga tao ang naligtas sa ganung sitwasyon. Ang Diyos ay kumilos sa atin. Hindi tayo umuurong at maraming mga churches ang sumusuporta sa overseas mission ng may pagsisikap. Labis na malulugod ang Diyos dahil sa inyong mga pagpapagal. Maraming mga kahirapan sa buhay ng mga brothers at sisters sa ibang bansa dahil sa coronavirus. Kaya nga, kami ay humihingi ng offering para sa mga brothers at sisters na nasa kahirapan. Kayo ay nagboluntaryo sa pagbibigay ng offering at ang Diyos ay lubos na nalugod. Siyempre po, siya ay malulugod. Tayo rin naman po ay sama-samang nagpapasalamat sa Diyos. At para sa world mission na ito, lahat ng mga misyonaryo at ang kanilang pamilya na nagboluntaryo upang pumunta sa may hirap na lugar at yung mga local pastors, sila ay nag-evangelize ng mabuti. Naniniwala po ako na itinalaga sa atin ng Diyos ang huling world mission. Tayo ang mga huling mananakbo ng world mission. Sa Gawa chapter 2, ang mga naunang iglesia, mga apostol, mga propeta ay tumanggap ng Espiritu sa araw ng Pentecostes. Kaya maraming tao yung nagsakripisyo para sa Ebanghelyo. Iyon po ang dahilan kung bakit naipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo sa maikling panahon. Sa huling panahon na ito, dapat din tayong maging gaya nila. Tatapusin natin ito ng kamangha-mangha. Tama po ba? Sila ay nagsimula ng kamangha-mangha. Kung gayon, paano naman ang katapusan? Gaya nila, dapat tayong makipaglaban ng mabuting pakikipaglaban. Paano nga tayo makakapagpahinga kung ang ibang mga kawal ay duguan na sa pakikipaglaban? Makakapagpahinga pa ba kayo sa maginhawang lugar? May mga taong lumalaban hanggang kamatayan sa labanan, ngunit ako nagpapahinga lamang? Hindi po yan maaari.
kasalanan ang hindi mag-evangelize. Kaya nga sinasabi dun sa 1 Corinto chapter 9 verse 16, sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat kung ipinapangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong dahilan upang magmalaki sapagkat ang katungkulan ay inatang sa akin. Kahabag-abag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Ginawa ni Pablo kung ano ang dapat niyang gawin. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Sa Santiago 4:17, kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Wala nang higit pang mabuti sa mundong ito sa pagliligtas ng tao sa pamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo. Isang kasalanan ang hindi ito gawin. Ang mga tao sa mundo ay nagkakasala sa paggawa ng masama. Ngunit ito ay kasalanan sa atin kung hindi natin ginagawa ang mabuti. Ang hindi ipangaral ang ebanghelyo ay napakalaking kasalanan. Kahit hindi ko gawin, ang ebanghelyo ay maipapangaral. Ngunit anong mangyayari? Pagkaharap mo sa Panginoon, magdadahilan po ba kayo? Kaya nga dun sa Kawikaan chapter 24 verse 11 hanggang 12, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa kamatayan. Kung iyong sasabihin narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba ninyo alam ang sa mga puso'y tumitimbang at siya'y nagbabantay sa inyong kaluluwa, hindi ba ninyo nalalaman at ang bawat tao ayon sa gawa niya ay di ba niya gagantihan? Magdadahilan po ba tayo na hindi natin ito nalalaman? Ito ay pagsisinungaling. Hindi po ba kayo mananagot? Paano ninyo po ito nasabi? Ang Diyos ay nakatingin sa inyong puso. Sinisiyasat niya ang mga puso. Gagantihan niya ang mga bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Hahatulan niya ang kasalanan na hindi pangangaral ng ebanghelyo. Sa labanan, ang mga sundalo ay dugang umaabante at lumalaban. Kung ang isang sundalo ay tumakbo dahil sa takot sa kamatayan, siya ay papatayin. Siya ay taksil. Hindi dapat tayo magkaroon ng mga taong taksil. Ang ilang mga tao ay nagkakasakit at namamatay. Kung alam mo ang lunas ngunit hindi siya nilunasan, nasa iyo ang gamot ngunit hindi mo siya binigyan ng gamot, hindi ba iyon kasalanan? Ang mabibigyan mo ng gamot, maaring mabuhay ang tao, ngunit kung siya ay mamamatay dahil hindi mo ito naibigay, hindi ba ito kasalanan sa iyong konsensya? Merong isang taong nalunod, kung ikaw ay tutulong, ito ay mabubuhay, ngunit kung hindi, ito ay direktang pagpatay. Kung napansin mo siya, ngunit ikaw ay abala at dumaan lamang nang hindi siya tinutulungan. May mga taong lubhang nasusugatan at namamatay sa isang aksidenteng daan. Maari ka bang magpanggap na hindi mo kilala ang taong iyon at magdadahilan na ikaw ay abala? Hindi ba iyon ay kasalanan? Tanungin ninyo po ang Diyos kung ito ay kasalanan o hindi. Manalangin. Ayos lang ba ito? Kung hindi niyo po ito nagagawa, dapat po ninyo itong gawin ngayong taon, ngayong bagong taon. Sa Ezekiel 3:17, sabi dito, anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Tuwing makaririnig ka ng salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Ang kalaban ay umaatake. Gayunman, kung ang bantay ay nakita ang kaaway at hindi hinipan ang trompeta at ang kaibigan ay namatay, ang bantay ay dapat na managot. Ngunit ang kanyang dugo ay sisingilin sa iyong kamay. Subalit, kahit nahipan ang bantay ang trompeta, kung ang makasalanan ay hindi magsisi at namatay sa kasalanan, ang makasalanan ang mananagot sa kanyang dugo. Kaya nga sinabi sa Biblia, pakinggan man nila o hindi, sapagkat sila'y isang mapaghimagsik na bayan. Makinig man sila o hindi, dapat tayong mangaral. Dapat nating
Dapat nating malaman na ang hindi pagpapahayag ay isang kasalanan. Ang buong mundo ngayon ay naguguluhan dahil sa coronavirus. Hindi ko alam kung kailan ito magwawakas. Ang mga tao ay patuloy na namamatay. Ang mga tao ay naghihintay sa vaccine. Ngunit hindi ko alam kung talagang ang vaccine ay makakapagligtas sa mga tao. At higit na nakakatakot na sakit kaysa corona ang maaring dumating. Ito ay ang Diyos na nagsasabing walang tunay na buhay o walang tunay na pag-asa at buhay dito sa mundo. Wala tayong vaccine na solusyon sa problema. Gayunpaman, meron tayong vaccine ng ebanghelyo na makakapagligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Ito ay binigay na ng Diyos sa atin. Naganap na o natanggap na natin yung vaccine ng ebanghelyo at ang problema sa kasalanan ay nasolusyonan na. Dapat nating ipangaral ang ebanghelyo at iligtas ang mga taong pupunta sa impyerno. Ang ebanghelyo ay ang vaccine ng walang hanggang buhay na nakakapagligtas ng mga kaluluwa na nararapat sa pagkawasak. Ang mga mananampalataya ay hindi magdurusa magpakailanman. Meron tayong gawain para sa pandaigdigang misyon. Sasabihin ko po sa inyo ang ilang bagay tungkol sa pandaigdigang misyon. Unang-una dito ay ang banal na naligtas ay dapat panatilihin ang pakikiisa sa banal na espiritu at pagkakaisa sa tunay na fellowship. Dahil hindi natin ito kaya ng mag-isa. Kaya nga sinasabi doon sa Efeso chapter 3 verse 20, ngayon, sa kanya na nakakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Kung iiwalay ang nagbabagang uling, ang apoy ay mamamatay. Subalit, kung pagsasamahin ang namamatay ng baga ng apoy, ang apoy ay muling mabubuhay. Ang Diyos ay kikilos sa pamagitan natin, sa maraming tao. Hindi ko kaya, ngunit kaya natin. Tama ba? Hindi na tayo ay ligtas na. Kahit na tayo ay ligtas na, mayroon pa rin tayong kanya-kanyang mga kahinaan. Nakita ko ang isang essay na sinulat ng isang tao. Ito ang karanasan ng isang tao. Siya ay kinasal at nakatira kasama ang kanyang asawang babae. Ngunit, hindi niya kasundo ang kanyang asawang babae. Siya ay kanan at ang kanyang asawa ay kaliwete. Laging inilalagay ng babae ang kanyang sabaw sa kaliwa ng plato. Ang lalaki ay nagigising ng maaga, ngunit ang babae ay nagpupuyat at tanghali na rin magising. Ang lalaki ay masino, profesional kung maglinis. Subalit yung babae ay hindi masino, kundi magulo. Siya ay nagpapalakad-lakad ng hindi inaayos ang mga gamit sa sahig. Siya at ang kanyang asawa ay hindi magkasundo. Kaya siya ay nanalangin may hapis sa Diyos. Sinabi ng Diyos, ibinigay ko siya sa iyo dahil ang iyong sa iyo ang binigay ko sa iyo dahil ang iyong asawa ay kakaiba. Ikaw ay magaling sa mga bagay na hindi magaling ang iyong asawa. Iyon ang iyong talento. Kaya naunawaan niya, ito ang kalooban ng Diyos para sa kanya na punan ang mga bagay na may kakulungan ng kanyang asawang babae. Ang lalaki ay walang dahilan upang magreklamo sa kanyang asawa. Dapat nating tignan at magtuon sa kung saan siya magaling at hindi kung saan siya hindi magaling. At maari mong punan ang mga bahagi kung saan ang isang tao ay nagkukulang. Ang ating puso ay hindi dapat magkabahabahagi dahil ang mga ligtas ay mayroong mga kahinaan. Hindi kaya gawin ng kamay ang kayang gawin ng paa at ang paa ay hindi kayang gawin ang kayang gawin ng kamay. Subalit, sila ay nagkakaugnayan at sinusuportahan ng isa't isa. Kaya dapat mayroong katawan. Ngunit, bakit ang ating mga puso ay nagkakahiwalay-hiwalay dahil sa mga bagay na hindi naman natin gusto? Si Jesus ang ulo at tayo ang katawan. Kung puputulin natin ang isang bahagi, ito ay walang kabuluhan. Kung puputulin natin ang daliri at titignan, ito ay walang kabuluhan, walang katawan.
Kung ang daliring ito ay nakakabit sa katawan, ito ay mahalagang magagamit. Nasa mahigit na 30,000 na bahagi ng kotse ang dapat pagsamasamahin upang maging kotse. So, ngunit kung paghiwalay-hiwalay natin ang bawat bahagi ng kotse, paano natin ito magagamit? Ngunit kung ang lahat ng bahagi ay mapagsama-sama, ito ay magiging kamangha-manghang kotse at ito ay makakatakbo. Katulad nito, ang bawat isa sa atin ay dapat ay hindi perpekto, ngunit kung tayo ay nananatili sa iglesia ng magkakasama, gagamitin tayo ng Panginoon ng napakahalaga. Kaya tayo ay dapat na nasa loob ng fellowship. Efeso 4:3 na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa pagbuklod ng kapayapaan. Sa mga Gawa 2:42, ang mga banal ng sinaunang iglesia na nakatanggap ng turo mula sa mga apostol at nagkaroon ng fellowship ng magkakasama at nananatili ng magkakasama na mayroong isang pag-iisip at kalooban na nagpupuri sa Diyos, na nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaradag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Kung tayo ay nagkakaisa, maari tayong mabuhay ng magkakasama at ako rin ay mabubuhay. At ang mga naliligaw na kaluluwa ay maaring maligtas. Ngunit kung tayo ay magkakahiwalay-hiwalay, ako ay mamamatay. Ibig sabihin nito ay hindi na tayo mapupunta sa impyerno, subalit mabibigo tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay. Ano ang magagawa ko ng mag-isa? Kung tayo ay nagkakaisa, ako ay mabubuhay at ang ibang mga kaluluwa ay maaring mabuhay. Ngunit kung tayo ay magkakahiwalay-hiwalay, ang aking buhay ay mamamatay. Kaya dapat tayong magkaisa. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, ako sa kanya at siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ano tayo sa Panginoon ay nangangahulugan tayo ay naging isa sa Panginoon. Pagkatapos nating maligtas, hindi na tayo nag-iisa. Tayo ay naging bahagi ng katawan ni Kristo, si Jesus ang ulo. Merong kapangyarihan upang magawa natin ang kalooban ng ulo ng katawan. Merong kapangyarihan. Kung tayo ay mananatili sa katawan ni Kristo, tayo ay magagamit niya. Tayo ay magbubunga ng magkakasama. Tayo ay maaring magbunga at lumago. At tayo ay lalago at magbubunga. At mayroon dapat mga tapat na manggagawa para sa gawain ng Ebanghelyo. Kaya nga sinabi sa Mateo 9:37, kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Dapat magkaroon ng maraming mga sinsero at tapat na manggagawa ng Diyos na siyang mangunguna sa anihan. Ngayon sa ikalawang Timoteo 2:2, at ang mga bagay na itong inyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siya muring ipinagkatiwala sa mga taong tapat na makakapagturo rin naman sa iba. Ang Diyos ay nagtatag ng maraming pastor sa Korea at maraming lokal na pastor na sa ngayon ay nangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo. Ang Diyos ang nagpadala ng maraming sinserong ministeryo sa atin. At may pagkakaisa na naming ipinasya na humirang na mga lalaking isugo sila sa inyo na kasama ng aming mga minamahal na sina Bernabe at Pablo na mga lalaking nagsugo ng kanilang buhay sa panganib alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Merong mga expression na sinabi sina Bernabe at Pablo na mga lalaking nagsugo ng kanilang buhay sa panganib alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sa Apokalipsis 12, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Ang nakikipaglaban para sa Ebanghelyo ay ang hindi pinahalagahan ng kanilang buhay at kailangan natin ng higit na panalangin para sa pangangaral ng Ebanghelyo.
At sa Colossians chapter 4 verse 3, at sinabi ni Apostol Pablo sa Colossians Church, at inalangin din ninyo kami na mabuksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito ay nakagapos. Kaya naman sa Mateo 5:16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Dapat tayong magliwanag sa mga tao at magpakita ng mabubuting gawa sa kanila bilang mga anak ng Diyos upang kapag kanilang nakita ang inyong mabubuting gawa, maari nilang walhatiin ng Diyos ng ganito. Tunay na sila nga ang mga anak ng Diyos. Ito ay nangangahulugan, maari silang maligtas. Kahit na ipinapangaral natin ang ebanghelyo ng mabuti, ang mga hindi ligtas ay hindi nakikinig sa ating mga salita. Tinitingnan nila ang ating buhay kung tayo ba ay gumagawang mabuti sa kanilang paningin o hindi. Kahit na ibinabahagi natin ang mabuting salita sa kanila, ngunit ang ating buhay ay hindi mabuti, maari nilang sabihin, ikaw na magaling magsalita ng kasinungalingan, ikaw lang dapat ang maniwala, sila ay hindi naniniwala. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan. Ano ang ibig sabihin ng kapangyarihan? Ang paggawa ay kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag sa pamagitan ng mga tao na sumusunod sa kanyang salita. Kahit na ang isang tao ay magaling magsalita, ngunit hindi siya sumusunod sa ang mga tunog na gaya ng lata na walang laman. Ito ay walang kabuluhan. Kaya kailangan natin ang buhay ng pagsunod. At kailangan din natin sa ating paglilingkod ay ang pera at sakripisyo para sa ebanghelyo. Kaya nga doon sa Lucas 16:9, at sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Nangangahulugang itong dapat tayong makipagkaibigan sa mga taong papasok sa walang hanggang lugar sa pamagitan ng mga kayamanan ng mayroong tao. Si Jesus ay nagpadanak ng kanyang dugo upang tayo ay maging kaibigan. Walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Upang gumawa ng walang hanggang mga kaibigan, dapat nating isakripisyo ang ating buhay, kayamanan at lahat ng meron tayo. Nakakapanghinayang po ba ito? Hindi. Maari tayong magkaroon ng walang hanggang kaibigan. Kung titingnan natin doon sa Kawikaan 19:6, marami ang naghahangad ng pagpapala ng taong may magandang loob at ang bawat tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga handog. Ano ang mapagbigay? Ito ay ang pamamahagi at paghahandog at hindi ang pag-aangkin sa mga ito. Marami ang naghahandog ng pagpapala ng mga taong may magagandang loob at ang bawat tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga handog. Dapat tayong magbigay. Sinabi nga ni Pablo sa 1 Corinto 10:33, kung paanong sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami. Kung ang aking oras, material, at kalayaan ay kailangan, maging ang aking kaligayahan, dapat ko itong isakripisyo para sa iba upang sila'y maligtas. Ang pagliligtas ay hindi basta-basta nangyayari. Ang mamatay gaya ng butin ng trigo ay ang pagsasakripisyo. Pagsasakripisyo ng sarili. Ang espiritu, buhay, oras at mga material na bagay natin, lahat ay kaloob ng Diyos. Sa akin ba ang mga ito? Ito'y binigay ng Diyos. Basta mo na lamang ba gagamitin ang mga bagay na ibinigay ng Diyos sa mga bagay na hindi kailangan ng mga Kristiyano, sa bagay na walang kabuluhan? Kung sasayangin mo ang kayamanan mo para rito, ito ay kasalanan na pagnanakaw sa mga bagay ng Diyos na ipinagkakatiwala sa inyo. Alam niyo po ba ito? Ito ay kasalanan.
tayong mga Kristiyano ay higit na pinapahalagahan ng church kaysa ang ating mga pamilya. Gayon ang church sa Korea, matagal na panahon na ang nakakaraan. Nang pasimula, maraming miyembro ng mga kabataan ang church. Lahat sila ay may mga trabaho at umuupa sila ng lugar na mapagtitipunan. Lahat ng mga churches noon ay mahirap. Gayunman, meron silang air conditioner at lahat ng kailangan sa church. Sinasabi nila na kahit wala silang air conditioner sa bahay, ay dapat meron nito sa church at hindi dapat sila mahirapan habang nakikinig sa sermon. Inilagay nila ang lahat ng bagay na wala sila sa kanilang bahay sa church. At naging malaking tulong iyon para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi lamang sa pangangaral, ngunit hanapin mo muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Dahil sa pangakong ito na natupad, ay naging lalong higit na mabuti ang bawat isa. Totoo po, naniniwala ako rito. Pagtuunan ninyo ng pansin ng church at ang World Mission higit kaysa inyong pamilya at ang World Mission kaysa inyong church. Mas gumastos ng malaki para sa, dahil sa sobrang palumati sa church pero kakaunti ang ino-offer para sa World Mission para mapanatili ito. Hindi po ganito ang ginagawa ng ating church. Kapag nakikita ko po na sinusuportahan nating church sa ibang bansa, magaling po ang ginagawa nila. Kaya dapat na mas lalo nating galingan. At huwag tayong maging kuripot. Dapat tayong gumastos ng maliit para sa ating church pero malaki para sa World Mission. Ito ay ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ngayong taon, siyempre ay World Mission, All Out Mobilization pa rin. Pagkilos, ngayon ay panahon ng pakikidigma. Maraming tao ang nasusugatan at namamatay sa digmaan. Mga namamatay sa digmaan para sa Ebanghelyo. Maraming tao ang namamatay sa pakikipagdigma. Ngayon ay dapat na nating talikuran ang ating mga sarili, puso at kaluluwa upang maging matapat sa katapusan ng panahon para sa Ebanghelyo. Kaya dapat nating isakatuparan ang banal na kasaysayan ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo na siya ay nakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya at tinapos niya ang kanyang misyon. Kung paanong siya tumakbo, gayon din dapat tayo tumakbo hanggang sa huli. Ang mga sundalo o militar na tumutupad sa kanilang tungkulin ay nagsasabing, paputukin mo ang missile sa kampo ng kalaban. Gusto ko ang ganitong klase ng pelikula na may mga eksenang matinding kahirapan o pagpapagal. Kung saan sa paningin ko ay tumatakbo iyon papunta sa posisyon ng kalaban at naglalagay ng bomba at ito ay sumasabog, ramdam niya ang malaking kasiyahan na matapos niya ang kanyang gawain habang namamatay na kasama nila. Susuklian tayo ng Diyos ng walang hanggang kalwalhatian at wala nang iba pang dakilang kalwalhatian kaysa dito. Tayo ang huling mananakbo. Kaya huwag nating gugulin ang ating buhay sa walang kabuluhan, hindi kailanman kaya dapat nating ituring ang taong ito bilang huling taon. Dahil maaring wala nang ibang pagkakataon. Kaya dapat nating gawin ng lubos ang pagkilos para sa World Mission. At umaasa po ako, gagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya sa gawaing ito. At ngayon po, manalangin na po tayo. Mahabagin naming Ama, salamat po sa pagliligtas mo sa amin sa katapusan ng panahon bago pa dumating sa amin ang puot at paghukom ng Diyos at bago matapos ang kasaysayan ng mundo. Salamat din po, Panginoon, sa pagpapahintulot sa amin, mabuhay para sa kalooban ng Diyos at para sa kalwalhatian ng Diyos sa iyong katawan na siyang iglesia. Bigyan mo po kami ng puspos na biyaya, karunungan, pag-ibig at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hawakan mo po kami ng iyong kamay at gamitin kami ayon sa kalooban para sa gayon ay mapagtagumpayan namin itong mahalagang misyon, ang World Mission na ipinagkatiwala mo po sa amin. Ang iyong salita po nawa ay maipahayag sa lahat ng panig ng mundo, hindi lamang sa aming bansa at magkaroon din nawa ng maraming matatapat at matatalinong kamanggagawa
na hindi tinuturing ang kanilang sariling buhay na mahalaga upang maipangaral ang ebanghelyo, sa gayon ay magpatuloy ang kasaysayan ng kaligtasan ng maraming mga naliligaw na espiritu. At maging karapat-dapat nawa kaming mga tao na tatanggap ng papuri, karangalan at kalwalhatian sa harap ng kalwalhatian ng Panginoon sa kanyang muling pagdating. Ito po ay dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.